Camera on, mic test, mic test, mic test, check, 1, 2, 3. Mars! Ano ng chicken natin dyan? Anyway, humor aside, straight to the point. Ako yung tipo ng tao na napakaraming alam, right? Napakaraming alam na baho ng mga artista at sikat na personalidad. Pero ang lalabas ko lang sa publiko is 5%. Kumbaga sa iceberg, yung nakikita nyo lang ay yung top 5%. Yung 95%, tinatago ko yun sa sarili ko. For what? For future use. If you know what I mean. And last year, I found out, no? Meron akong nakuha na intel and confirm 101% about a certain famous vlogger, online personality, kung saan ba talaga nanggagaling lahat ng pera niya. Shook ako, honestly. Shook ako. Pero there's no point para ilabas ko eh. There's no point. Sabi ko, itatabi ko to at maaari ko itong magamit in the future. At eto na. Dumating na yung future. Hindi ba kayo nagtataka, you know, kung paano niya na-afford itong mga napakalalaking influencers na ito, nagbabayad siya ng 200,000, 300,000, 400, 500, 600, 700, 800,000 per content? Hindi ba kayo nagtataka? Saan talaga nang galing yung pera niya? Businessman. Negosyante, bakit? May malaki ba siyang kumpanya? Try nyo mag-imbestiga. Background check nyo siya, yung mga negosyo niya, mga puchi-puchi lang naman ng mga establishments na hindi kikita ng million-million kada buwan. And take note, yung mga negosyong ito, nag-i-invest lang siya. Like 10% share lang siya, 20%, 30%, 40%. Dumaan ang pandemic, mga bars, walang income lahat, pero bakit afford pa rin niya makapagbayad ng million-million sa mga influencers para lang sumikat, para lang mag-viral? How? Wala, pati yung negosyo niya eh. No? Wala naman talagang income. O let's say 30% share, kumita yung isang bar ng 200,000 isang buwan, magkano lang yon? 60K! O marami pang bars, let's say, oh, lahat na negosyo niya kumita, accumulated in 1 month, 500,000, 700,000. Pero ang pinamumudmud niya sa mga influencers, million-million kada buwan! So the big question now is, siyan! Saan ba talaga nang gagaling ang pera, ang kayamanan ng taong ito? Ilang taon na siya? Matanda na siya. Going 50s na, 40 plus na siya eh. You know? So, siyan ano yan? Life savings ba niya yan? Nag-abroad ba siya? Naging OFW ba siya? Inuubos niya ba sa mga influencers lahat ito? Ganun ba nang matanda na siya? Going 50s na, meron ba siyang ipon? May mga property ba siya na sinasanla? Parang ipambayad niya? Sa tingin niyo? Kung talagang pinaghirapan niya lahat ng ito, alright, buong buhay niya, sa tingin niyo, ganun lang kadali magsunog ng pera para per content, 400,000, 500,000. Pinaghirapan niya, life savings niya, ganun lang kadali. Hindi! Hindi niya gagawin yun. Kung talagang life savings at pinundar niya ito simula pagkabata niya, hindi niya gagawin yun. In short, easy money, kaya ang dali makapagmudmud sa kanya. Oh, balik sa question. Sige na lang. Nakakapit na kami. Listen na. Ilatag mo na ang almusal, ang tanghalian, ang dinner. Sige malaman? Kumapit ka na. Baka hindi mo kayonin, Morsi! Ang lala. Shook ako nung nalaman ko last year, no? This guy na nagba-branding, you know, as businessman, at nagbabayad ng malaking pera sa mga influencers. This guy is a head, a mastermind, a leader of a credit card fraud and online scam syndicate. Yung mga sextortion, alright, na may mga dummy accounts, catfishing, alam niyo yung ganon na operasyon? Nakaharap sa computer, sa laptop, nasa isang condo sila, nasa isang bahay sila, cubicle.
Tapos may tatargetin sila online, sa Facebook, sa Instagram, and other social media. And after that, pag nagsend ng mga picture and everything, extortion nila. Magsasend ng pera. This kind of online scams, catfishing and everything, siya ay pinuno ng ganitong isang sindikato. Siya mismo ang may-ari, siya mismo ang nag-ooperate. At kaya kong itaya yung pangalan ko 101% sa info, sa intel na ito. Dahil nakumpirma ko mismo sa isang empleyado na kakilala ko na walang-wala na sa buhay at hinire sa kanilang operasyon. At na-assign siya sa credit card fraud department. Yung nagko-callings. Sa condo kayo. Tapos magkukulin kayo. Kukunin niyo yung info sa banko. Yung mga numbers. Alam niyo yung ganon? Tapos natawagin. Alright. Hello, this is from... This is Christian Gaza. From BDO Anti-Fraud Department. Alam niyo ganon? Sasabihin na meron pong nakita kami fraud transaction. Blah, blah, blah. Tapos anong ending? Kukunin yung credit card details mo. I-input nila. Okay. Ipang-purchase sila online, then scam ka na mga ordinaryong Pilipino ang binibiktima ng taong ito. Tapos kung magsalta ka, parang banal na anghel ka. Hindi ko matake eh. Tapos ginanong mo pa yung kaibigan ko, let's say, sige, kampiya ako kay Zainab, no? Let's say na may bias ako kay Zainab. Let's say that. Pero, kahit hindi kaibigan yung tinira mo, kahit hindi ko kaibigan, kahit ibang tao, tapos lumabas ka, you know, as very holy, santong-santo eh, gagawin ko rin to. Gagawin ko rin to. Ang kapal eh. Ako tinatawag ako online, no? Scammer. Alam nang lahat yan, Sian Gaza scammer. Parang isa na lang yun, Sian Gaza scammer, Sian Gaza scammer. Ang masakit dyan, hindi ako scammer, ikaw yun. Negosyo mo to. Kaya ganun ka nalang magbayad sa mga influencers. Kalahating milyon, isang content, pabayaralin mo ko pa. Siyempre, ang dali ng pera sa iyo eh. Ang laki ng operation nyo, ilang bahay yun, ilang condo unit yun. Tapos magkano lang pinapasahod sa mga tao nyo? 15,000, 20,000 per month, minsan 10,000. Depende sa performance, plus commission, kung magkano yung nascam nila mula sa mga tao. Ang lalabog! Grabe pa, nakakain ako, sinya mo yun! Yun lang, ayoko na pakabahin. Alam nyo na ngayon, kung bakit mayaman yung taong yan at ganun lang magbayad sa mga influencers. Yan ang negosyo niya. At malupit dyan, I found out na matagal na yung ginagawa yan. Not just last year, not just 2 years ago, you know. Ilang taon na siya ngayon? 40 plus. Mag-50 na. Ito talaga yung source of income niya. At hindi ko alam, you know, kung paano kinakaya niya ng konsensya niya na biktimahin yung mga ordinaryong Pilipino. You know, nagulat na lang sila, may naswipe sa card nila and everything, sextortion or whatsoever, online scams, dating scams and everything. Yun lang. May God bless you. All. At ikaw rin. Sana magbago ka na.